nga tayo ay tumatanda na. medyo bumabagal na. Bumabagal na yung pagdaloy ng ating mga, kung ano-ano meron dyan sa ating katawan, mga metabolism natin, kung ano-ano pa. Pero dapat yan itutulungan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng mga vitamin. So, vitamin E, vitamin C, yan, kailangan tulungan natin yan. Welcome back again dito sa aking channel. Ngayon, pag-usapan natin si vitamin C. Ano-ano bang mga vitamin C yung na-take ko na at ano ba yung maganda at hindi maganda? So, sa totoo naman, ang vitamin C guys ay maganda naman lahat yan sa ating katawan. Yung mga brand lang naman yung nabago dyan eh, pero vitamin pa rin yan, vitamin C pa rin yan, maganda pa rin sa ating balat yan. Depende na lang sa inyo kung ano yung mahihiyang sa inyong brand, kasi meron kasing nahihiyang, meron hindi nahihiyang. So ako, isha-share ko sa inyo yung mga na-take ko na vitamin C at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga naging resulta sa akin. So yung una kong tinake na vitamin C is yung sa Watson Vitamin C. Yung kanilang Watson Vitamin C, mura lang yun. Ang isang piraso niya is 1 pesos and parang 5 centavos, parang ganun. Kasi yung isang pack niya, isang, ang tawag doon, isang box niya, parang nasa 100 plus lang siya. Ganito yung itsura niya. Ayan, ganyan yung itsura ni Watson Vitamin C na aking tinake at murang-mura lang yan. Nabibili rin siya ng retail. Kaya lang, dahil nga ascorbic acid siya, kailangan inumin mo siya na may laman yung loob mo. Ay, loob mo. Ano may laman yung loob mo? May laman yung tiyan mo. So, kung acidic ka, kagaya ko, at ininom mo siya na walang laman yung tiyan mo. Yung tiyan ha, hindi loob mo. May laman yung tiyan mo. Kung walang laman yung tiyan mo, ininom mo siya. Ako, dinaras ko yan. Ang sakit ng ulo ko, tapos mararamdaman mo si vitamin C parang umaakyat sa gento mo, parang mainit-init siya ng konti, parang ganyan, masakit, parang ganon yung feeling na, ang tawag doon, masakit talaga siya sa sikmura kasi nga, ano siya, ascorbic acid, so acid siya. Kaya sabi ko, ayoko nito, pero okay naman siya, okay siya kasi mura, tapos vitamin C pa rin naman siya, kaya lang sa akin, is hindi siya umukay kasi nga acidic ko. Pero kung hindi kayo acidic na kagaya ko, pwede niyong inumin si Watson Vitamin C kasi sobrang mura niya. So, karamihan naman sa vitamin C is pare-parehas naman siya ng nagiging efekto niya. Yung iba nga lang, efekto niya. Ang arte. Yung iba nga lang, nadadagdagan na merong rosehip, tapos nakakapag-blow ng bala. Yung iba kasing vitamin C, pananggalang lang talaga sa mga sakit, sa mga sipon-sipon. So, okay rin naman yun, yung ganung vitamin C. So, yung iba naman is talagang nakakaganda lang talaga ng bala. So, yung sumunod kong ininom na vitamin C, si HBS Immunity ng some personal collection. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Naininom ko siya pero hindi ko rin siya inubos. Alam niyo kung bakit? Maganda sana siya kasi sodium ascorbate siya. So, hindi siya acid. Kahit inumin mo siya ng walang laman yung tiyan mo is okay na okay lang. Okay sana sa akin yun. Kasi nga, hindi siya masakit. Wala akong sakit na sikmura na naramdaman, na hilo, ganun. Yung tipong umakit yung acid sa lalamunan ko. Wala akong naramdaman, kaya lang ito lang naman. Maganda sana siya, nalungkot lang ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi patutulugin ka niya ng masarap. So, dahil nga masarap ang tulog mo at masarap ang kain mo, yung papalay sa tataba ka. So, dahil nga ayokong tumaba, itinigil ko siya. Pero kung kayo ay payat at gusto niyo tumaba, nire-recommend ko sa inyo si vitamin C ng HBS Immunity ng personal collection kasi yung naramdaman ko is talagang feeling ko tataba ako sa kanya kasi ang sarap ng kain ko, ang sarap ng tulog ko. So, gaganda talaga yung balat mo kasi ikaw ba lang pakainin ng marami, tapos ikaw ba lang patulugin ng masarap, talaga mag-glow yung balat mo. Kasi nga, pahingang-pahinga yung sarili mo, yung mind mo, yung katawan mo, at tas makakakain ka pa ng marami. So, kung ganun ang gusto nyo, yun ang inumin nyo, si HBS ng Personal Collection Immunity. Maganda talaga siya. Nagkataon na hindi ko talaga siya nagustuhan kasi nga ayokong tumaba. Pero kung di sana siya nakakatakaw kumain, at yung tulog okay lang yun eh. Yung takaw ng kain, yung tipong alam mo, agahan ko kanin, tanghalian ko kanin, merienda ko kanin pa rin. Maghahaponan pa ako.
guys, isa yan sa nakapagpataba sa akin. So, nadagdagan ang aking timbang dahil sa kanya. So, if you like na tumaba, siyang inumin nyo. Ang sinunod kong ininom na vitamin C, si Gen C. Diba? Yan yung ininom ko. Maganda rin siya kasi may mga promo pack si Gen C. May libreng tatlo. Kapag bumili ka, 57 lang isang pack niya. Ganito ang itsura ni Gen C. Ayan, ganyan si Gen C. Ang problema ko naman kay Gen C, madalas kapag bumibili ako kay Mercury, wala siyang stock, ganyan, nauubos siya. Dahil nga bukod sa mura siya, may mga promo pack siya. Kaya sabi ko, kailangan. Pero yung epekto niya sa akin, guys, ha, maganda. Kasi sinabay ko siya kay Myra, eh. Maganda yung epekto sa akin ng Gen C na yan. Kasi ascorbate din siya, sodium ascorbate. So, okay lang din siya na inumin na kahit walang laman yung chan mo, okay na okay lang din siya. Yun nga yung mga hinahanap ko na hindi siya acid. Kasi pag acid, masakit sa chan. So ngayon, meron akong nire-review na bagong vitamin C na naman. Tinitingnan ko kung maganda siya kasi nirecommend to sa akin ng sales lady dahil bumili ako sa Watson ng glutathione. Nagtanong ako sa kanya kasi nagkatang walang Gen C sa Mercury na binibilian ko. Sabi ko kay ate sales lady, ate, ano bang vitamin C yung magandang i-partner kay Watson glutathione? Ito yung kanyang nirecommend sa akin, si Now C500. Ayan. Actually, konti na lang ito, naiinom-inom ko na ito. Ayan na nga, sabi niya, maganda siya kasi made daw ito sa Canada, kagaya nung glutathione nila. Tapos, Now yung gumawa ka yan. Kasi yung glutathione, Now din yung gumawa, N-O-W. So, sabi niya, ito pa po maganda kasi ito po ay meron siyang rosehip. Talagang makakapag-load down ng balat mo. Antioxidant protection siya. Tapos, ito pa. 500 tablets to. Ayan. Diba? Ang dami. Ang presyo na ito, hindi ako nagkakamali, mga nasa 500 siya. Parang ganun. Kasi 100 tablets naman siya. So, okay lang siya. 500 nga ba? Basta ilalagay ko na lang dyan sa may description box kung magkano yung totoong price niya. Nakalimutan ko na yung totoong price niya. Sabi niya maganda daw to kasi may mga binasa-basa pa siya sa akin dito sa likod na may mga rosehip nga daw, meron na rin ng collagen, tapos mabilis yung kanyang tawag doon dahil nga, hindi ba itsura niya? Ganito kasi itsura niya, bakit ako sa inyo ha? Ganito yung itsura niya, ayan, hindi siya capsule, na meron ka pang tutunawin na capsule. Ito ganyan yung itsura niya, ayan. So kapag natunaw to, ma-absorb agad ng katawan mo. Yung amoy niya, wala lang, wala siyang amoy. Uminom daw ako nito, isa sa umaga, isa sa hapon. Dahil nga, ito ay ascorbic acid, sabi niya. Sabi ko, paano yun ascorbic acid? Acidic nga po. Sabi niya, kailangan po may laman yung chan. Yun din naman yung nakalagay dito sa kanyang description kung paano mo siya iinumin. Kailangan ay merong laman yung chan mo kapag uminom ka nitong Now C500. Kasi, kagaya ko na acidic kayo, mahirap na. So, ang ginagawa ko, sa umaga pagkagising ko, inuinom ko na si glutathione, tapos kakain ako ng kanin, tapos after nun, eto na agad yung sinusunod ko. Pati yung anak ko, pinapainom ko na rin eto, kasi sabi nga na ate girl is, nakakaganda daw ito ng balat. Dahil pinapainom ko yung anak ko neto, sayang wala yung anak ko dito, nakita ko na, ang bilis ng hindi ko alam ha, bakit sa akin hindi mabilis, hindi ko agad nakita yung resulta. Pero sa anak ko guys, nakita ko agad yung resulta sa kanya na napansin ko na parang ang ganda ng balat niya. Alam mo yung legs ng anak ko, lalaki yung anak ko, pero nakita, ang taba rin yung anak ko eh. Nakikita ko yung legs niya, sabi ko parang ang kilis ng balat ng anak ko, kahit moreno yung anak ko, pero hindi mo maitim. Pero parang ang glowy ng balat ng anak ko, sabi ko, siguro dahil din sa vitamin C na tinitake niya. Kasi simula nga minum ako neto, pinainom ko na rin siya, dahil nga marami siya, sabi ko. Minum ka neto, kapag iinom ako, kailangan ka minum pa na rin. Kaya ginagawa ko, bago siya pumasok sa school, after namin kumain ng umagahan, nainom na rin siya. Sa gabi, bago matulog at kumain kami ng hapunan, nainom na rin siya. Kaya halos sabay kami. Kaya lang, nakita ko sa kanya na mas maganda yung naging resulta. Kasi may nakita na agad akong resulta sa kanya sa, ewan ko ba sa sarili ko, bakit ganun? Ang tagal ng resulta sa akin ng mga tinitake ko. Sobrang tagal niya. Hindi ko alam. Siguro dahil balat kalabaw lang talaga ako. Pero sa anak ko guys, ang ganda ng resulta na itong C500 na to. Yung anak ko, kung tatanong niyo yung edad ng anak ko, kasi minsan may nagtatanong sa akin, ate, pwede ba yan sa 12 years old, 11 years old, 10 years old? Yung anak ko is 12 years old na siya, boy.
pinapatay ko siya ng vitamin C. Kasi dati ang pinapatay ko sa kanya, kung ano iniinom ko vitamin C, yun din yung iniinom niya. Kapag tinigil ko, natitigil niya na rin. Si Watson na vitamin C, binigay ko yun sa nanay ko. Tapos si SBS na vitamin C, binigay ko sa pamangkin ko. Kapag di ko nahuubos, kasi nangihinayang ako eh, di ba? Vitamin C naman yun eh. Tapos sabi ng anak ko, iba na naman yung inumin kong vitamin C nanay. Kasi iba na naman, binigay mo na naman yung vitamin C. Sana pinapaubos mo na lang sa akin. Kasi kaya mo na, bibili na lang tayo ng iba. Ito, nakita ko na naging maganda yung resulta sa kanya. Pero sa akin, wala pa. Pero ako tinutuloy-tuloy kasi 100 tablets to. So, 3, 6, 9. Abutin siya ng ano, ng, kung once a day ka lang inom, 3 months. Pero kung ano, dahil nga, kung isa ka lang iinom, tumas mo siya maiinom. Pero dahil ako ay dalawa kami, 1 month lang namin ito maiinom. So, pero minsan na-skip ng anak ko eh. Ewan ko ba sa kanya, kinatamad siguro minom. So, yun lang guys. Hanggang ngayon is nire-review ko pa rin siya. Tinitingnan ko, ubusin ko to. Tapos, babalik ako sa inyo. Siyempre, kapag naubos ko na siya, titingnan ko kung naging maganda ba yung resulta sa akin, hindi lang sa anak ko. So, yun nga yung sinasabi ko pala sa inyo guys. Hindi naman porke na hindi nahiyang sa akin, eh hindi na effective. So, kagaya nito, ang tagal ng resulta sa akin, pero sana ko nakita ko agad siya ng resulta na ang ganda ng balat ng anak ko, guys. So, ang ganda talaga. Talaga nag-bloom yung balat ng anak ko, pati yung legs niya, ang ganda. Sabi ko, ang ganda ng legs ng anak ko kahit moreno. Ang ganda ng balat niya, talaga nag-glowy siya, nag-bloom. Iniisip ko, siguro dahil bata pa siya, kaya mabilis sa kanya yung naging epekto. Alam mo yun, dahil bata ka, mabilis yung metabolism mo, maganda yung function ng mga ano-ano mo pa, di ba? Dahil nga tayo ay tumatanda na. medyo bumabagal na yung pagdaloy na ating mga, kung ano-ano meron dyan sa ating katawan, mga metabolism natin, kung ano-ano pa. Pero dapat yan, itutulungan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng mga vitamin. So, vitamin E, vitamin C, yan, kailangan tulungan natin yan. So, babalikan ko ulit kayo guys, after namin tumaubos, tapos kasama ko na yung anak ko para makita nyo naman yung anak ko, para masabi ko sa inyo na eto yung anak ko, after namin maubos si Now, si 500, sa Watson eto meron guys ha, nakalimutan ko sabihin sa inyo, siguro, konti na lang naman to eh, babalik ako sa inyo kapag naubos ko na to guys ha, yan lang guys sa ngayon. Sana po nagkaroon kayo ng idea dito sa ating pinag-usapan ngayon at dito kay Now, si 500. Huwag pong kalimutan, syempre, mag-subscribe. Subscribe ka, besh! Click mo yung subscribe button dyan sa baba ng video nito. And also, yung maliit na bell button. Click mo na rin yun para sa kung meron akong mga bagong videos na i-upload dito sa aking channel, meron kong notification na darating sa inyo. By the way, guys, magkakaroon ako ng giveaways. Hintayin nyo yun, malapit na. Para sa inyong lahat yun na aking mga subscribers. Yan lang guys, maraming salamat. Babu! Shapir!